Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabaging Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal. Kami po ay lumayo sa iyo, Panginoong Diyos, dahil sa aming mga kasalanan, kaya nga nararapat po kaming tumanggap ng iyong puot at kahatulan, Panginoong Diyos. Ngunit ang Panginoong Yesus ang kumuha ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin. At nung hindi pa namin nalalaman ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoong Diyos, na nagbigay sa amin ng habag at naghugas ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at nagligtas sa amin na wala kaming anumang ginagawa. Kasalamat po sa lahat ng mga biyayang ito. Kami ay sa Panginoon dahil ang aming katawan at kaluluwa ay binayaran sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Gawin mo po nawa kaming mas banal at ganap sa pamamagitan ng iyong salita at espiritu upang mabuhay kami sa nalalabi naming buhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian, Panginoong Diyos. Ang mga iglesia sa aming bansa at ang maraming mga iglesia sa buong mundo, lahat ng mga brothers at sisters na iniingatan ang kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon, pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa kanila at bigyan sila ng sapat na biyaya upang maakay nila ang maraming mga kaluluwa sa iyo, Panginoon, at magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng matapang na pangangaral nila ng ebanghelyo. Naway maging dakilang kagalakan at kaluwalhatian ito sa iyo, Diyos Ama. Pakiusap din po, bigyan mo po ng sapat na biyaya ang mga may sakit at ang mga mahihina upang walang sino man ang matisod. At sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng dapat naming gawin sa oras na ito, naway ipaalam mo po sa amin ang salitang nais mong ipahayag sa amin at maunawaan nawa namin ang iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos. Kami po ay labis na mahihina, maraming kakulangan at mga hangal. Kaya pakiusap, hawakan mo po kami ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay, Panginoon. Pangunahan mo po kami upang mabuhay kami ng buhay na karapat dapat bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, at upang maging mas bago at ganap kami. Sa oras na ito, nagtitiwala po kami sa Espiritong nangunguna sa amin. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 5. Verse 22 to 24. Efeso chapter 5, mula verse 22. Babasahin ko po mula verse 22. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Nakikita po natin na ang lahat ng mga bagay ay muling nabubuhay. Maraming panahon na ang lumipas mula nang nagkaroon tayo ng paghihirap dahil sa mga paghihigpit na dulot ng pandemya ng corona. At kahit na hindi pa ito ganap na natatapos at nagsusuot pa rin po tayo ng face mask, ang ating mga puso ay mas magaan ngayon kaysa sa dati at mas aktibo tayo. Nagpapasalamat po ako dahil naniniwala akong nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na magkaroon pa po tayo ng fellowship, mag-aral ng salita, at mangaral ng ebanghelyo ng malaya. Kailangan nating gamitin ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos
dahil wala na tayong masyadong panahon. At kailangan nating muling tiyakin ang ating pananampalataya batay sa salita. At bilang mga Kristiyano, kailangang magpasya ang ating mga puso sa dapat nating gawin, lalo na sa nalalabi nating buhay. Labis kong ninanais na magawa natin ang mga hindi natin nakayang gawin noon sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa maikling panahon na ito na ibinibigay sa atin. Alam po nating lahat na ang buwan ng Mayo ang buwan ng pamilya. May mga araw na tinatawag na Children's Day, Parents' Day, at Teacher's Day. Pero bakit walang araw ng mga mag-asawa? Anyway, baka magkaroon ng ganitong okasyon sa hinaharap, Couples Day. Ngayong araw po na ito, nais ko pong ipangaral ang sermon na pinamagatang Buhay Pamilya ng Kristiyano. Maaring hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na ipangaral ang salitang ito kung hindi buwan ng pamilya. Kaya nga, naisip ko po na ipangaral ang mga salitang ito. At nung isang linggo, ipinangaral ko po ang salita na nakasulat sa Biblia tungkol sa kung ano ang mga gampanin bilang mga anak sa kanilang mga magulang at kung ano po yung mga gampanin bilang mga magulang naman sa kanilang mga anak. At ngayong araw na ito, ipapangaral ko po sa inyo ang mga salita tungkol sa gampanin ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki at kung ano rin ang mga gampanin ng asawang lalaki sa kanilang mga asawang babae. May ilang hindi pa nagpapakasal at nanatiling single sa inyo. Kaya maaari, hindi ito maging angkop sa lahat ng mga tao na narito. Ngunit maaari nating isipin ang tungkol naman sa larawan ni Kristo at ng Church bilang babaeng ikakasal kay Kristo sa pamamagitan po ng salita ngayon. Umaasa po ako na magiging magandang aral ito para sa lahat. Mari nating sabihin na ang buhay Kristiyano ay maaaring magsimula mula sa bahay at hindi isa lang sa church gaya ng binanggit ko po sa inyo noong nakaraang linggo. May ilang mga kapamilya na hindi paligtas. May ilang mga bagay na dapat nating gawin para sa mga hindi paligtas na kapamilya natin. At ang Biblia ay tiyak na nagsabi ng lahat ng mga bagay na dapat nating gawin bilang isang Kristiyanong ligtas, bilang asawang babae o bilang asawang lalaki, bilang mga anak o mga magulang. Lalo na po, ang Biblia ay nagsabi sa atin kung ano ang mga gampanin ng isang asawang babae, maging yung asawang lalaki. Ito ang salita na dapat nating sundin sa ating buhay. At kapag iniisip natin ang tungkol sa buhay pamilya ng isang Kristiyano, kailangan nating malaman na ang normal na buhay pamilya ng isang Kristiyano at ang buhay sa church ay direktang konektado. Mahirap pong mabuhay ng normal na buhay sa church kung wala tayong normal na buhay sa pamilya. At isang kontradiksyon na nabubuhay tayo ng mabuting buhay Kristiyano, ngunit hindi naman maayos ang buhay natin sa ating pamilya. Kaya kailangan nating sikapin na mapanatili yun pong balanse upang magawa ang lahat ng maayos. Kaya dito, sa Efeso chapter 5, si Apostol Pablo ay nagpadala ng sulat sa mga banal na taga-Efeso habang siya ay nakakulong sa Roma dahil sa Ebanghelyo. Maraming mga talata rito, lalo na po ang mga salita na binibigyang diin yun pong buhay pamilya ng mga Kristiyano. At sa talatang binasa po natin, sinabi dito, mga asawang babae. Ito ang mga salitang ibinigay sa mga asawang babae. Sabi, pasakop kayo
Pasakop kayo sa inyo, inyong mga asawa. Ibinigay ito sa mga asawang babae. Napasakop kayo sa inyo, inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sumusunod ba tayo sa Panginoon bilang mga Kristiyano? Alam niyo po, minahal tayo ng Panginoon at tinanggap niya ang sumpa. Tinanggap niya ang kahatulan na nararapat nating tanggapin upang maligtas tayo, at namatay siya sa krus at dumanak ang kanyang dugo. At pagkatapos, niligtas ang ating mga kaluluwa at ginawa niya tayong kanyang mga minamahal na asawang babae o yun pong bride. Ang relasyon sa pagitan ng asawang lalaki at asawang babae ay ipinaliwanag ng detalyado sa Biblia sa pamamagitan ng relasyon sa pagitan ni Kristo at ng Church, ang Iglesia. Ang taong ligtas ay ang babaeng ikakasal kay Kristo, ang bride. Dati po, may nailathala na aklat tungkol sa pagkakakilanlan at buhay ng mga Kristiyano. Ito ang mga inayos ng mga sermon na ipinangaral ko sa loob po ng 2 taon tuwing umaga ng araw ng Panginoon. Ang pamagat, ang pagkakakilanlan at buhay ng mga Kristiyano. Isa sa mga pagkakakilanlan ng mga Kristiyano, ang Kristiyano ay babaeng ikakasal kay Kristo. Malalaman natin kung ano ang dapat gawin ng isang babaeng ikakasal para sa kanyang mapapangasawang lalaki at ang gagawin ng isang Kristiyano para kay Kristo sa pamamagitan po ng librong iyon. Ipinapaliwanag nito ang pagkakakilanlan at buhay ng mga Kristiyano. At maaari kayo nitong tulungan na magkaroon ng maayos na Christian life. Kapag 2 beses nating pinapakinggan, yun pong iisang sermon, pagkalipas ng ilang panahon, maaaring makalimutan natin ang sinasabi ng sermon. Mahirap din na ipangaral ang parehong sermon ng paulit-ulit. Kaya nga, isinulat na lang po ang librong ito. Kapag may nakikita akong magandang libro, alam niyo po, 2 o 3 beses ko itong binabasa, hindi lang isa. At minsan, ginuguhitan ko ng linya ang ilalim ng pangungusap. At minsan din, sinusulatan ko ito ng mga memo dahil marami akong nakukuhang benepisyo mula sa mga libro. Sabi dito, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sinabi po ito ng Biblia. Ang mga taong ligtas, sila ang mga babaeng ikakasal kay Kristo. Ibig sabihin ng babaeng ikakasal, siya ay mamahalin. Kaya ang lalaking asawa ay minamahal ang babaeng pakakasalan niya. At ang babaeng ikakasal ay minamahal din ang lalaking pakakasalan niya. Ang pag-ibig po ng tao ay hindi pareho sa pag-ibig ng Diyos. Minamahal ng Diyos ang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan sa krus. At sa John 15, mula verse 13, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya wala nang higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito. Hindi pareho ang kahulugan ng pag-ibig na ito sa pag-ibig ng tao. Tungkol sa salitang pag-ibig sa wikang Griego, ang pag-ibig ng Diyos ay agape. Ang pag-ibig na ito ay lubos na iba sa pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig na agape ay banal, perpekto, ganap na pag-ibig, walang hanggang pag-ibig, walang kondisyong pag-ibig. Ibig sabihin ng walang kondisyong pag-ibig, hindi mahalaga kung sino ang kapareha. Ito ay isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit at walang anumang kondisyon, gaya ng pagbibigay ng Diyos ng sikat ng araw at ulan, at lahat ng mga bagay sa mga tao, bagaman sila man ay mabuti o masama. Ang pag-ibig ng Diyos na nagmamahal sa lahat ng mga tao na walang itinatangi hanggang sa ang kanyang anak ay namatay sa krus.
Ito ang pag-ibig na agape. Ito ang pag-ibig na lubos, perpekto at walang hanggan. Kaya ang mga tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig natin para sa Panginoon ay hindi gaya ng pag-ibig ng tao. Minamahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig na agape na tinanggap din natin mula sa Diyos. At minamahal natin ang Panginoong Hesus. Ito ang matayog, walang hanggan, perpektong pag-ibig. Hindi pag-ibig ng tao, gaya ng pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae at ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Tinanggap natin ang gayong pag-ibig, kaya nga iniibig natin ang Panginoon ng gayon ding pag-ibig. Ang Panginoon ang nagbigay ng kanyang buhay dahil mahal niya tayo. At minamahal natin ang Panginoon at sumusunod tayo sa salita ng Panginoon at nagpapasakop sa Panginoon. Kaya nga mga asawang babae, sabi po, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Napakataas na antas ng pananalita po ito. Ang mga ligtas ay sumusunod sa Panginoon. Gaano kadakilang pag-ibig ang ibinigay ng Diyos sa atin? Sabi ng kanta, mahal ako ni Jesus. At alam ko nga, mahal ko rin siya. Pag-ibig ang nagpababa sa kanya upang tubusin ang hamak kong kaluluwa. Mahal ako ng Panginoong Jesus at mahal ko rin ng Panginoong Jesus. Mahal natin ng Panginoon. At ang mga ligtas na sisters, dapat po na mahalin ang kanilang mga asawang lalaki na may pag-ibig na sumusunod sa salita ng Panginoon. Dapat natin itong maunawaan. Sino man ang asawang lalaki, ang asawang babae ay dapat na magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki dahil siya ang kanyang asawang lalaki. Kaya mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Hindi itong isang bagay na dapat nating pagpilian. Ito ay isang utos. Pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa. Sinasabi ng Biblia, sumunod at magpasakop. Ang pagsunod ay ang paggawa ng may mabuting isipan. Samantalang ang pagpapasakop ay ang paggawa ng napipilitan kahit na hindi ito gustong gawin. Ang pagpapasakop sa isang salita ay gaya po ng isang tungkulin. Halimbawa, ang mga tao ay kailangang magbayad ng buwis sa kanilang mga bansa. Ang ilan ay nagbabayad ng may maayos na puso, ngunit ang ilan ay napipilitan lang dahil iyon ay tungkulin ng mga tao. Sa Korea, may ilang mga kabataang lalaki, sila ay dapat sumali sa army upang maingatan ang bansa at ang mga tao ayon sa batas, kahit na ayaw nilang maging sundalo. Isa kasi itong tungkulin. Hindi natin ito masasabing pagsunod, kundi isang tungkulin. Ang utos ay nangangailangan ng pagpapasakop. Kapag sinabi po ng commander na sugod, dapat na labanan ng mga sundalo ang kalaban. Ganito po ang pagpapasakop. Pagpapasakop. Dito po sabi, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Napakahigpit na pahayag po nito. Minsan hindi natin sinasang-ayunan ang utos na ito. Sabi natin, paano ako magpapasakop sa asawa kong lalaki? Sa lahat ng mga bagay. Eh kung gusto ko, magagawa ko ito. Pero kung ayoko, maring hindi ko gawin. Pero hindi po ganoon. Dapat po natin itong sundin dahil ito po ay salita ng Panginoon. Sa Colossians 3:20, sabi, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Sabi, sumunod kayo sa inyong mga magulang, ito ay isang utos. At sa mga magulang, sabi, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Isa rin po itong utos. Hindi kailangang magdahilan. Tungkulin ito. Kaya mahal natin ang mga magulang natin dahil mahal natin ang Panginoon. Sinusunod natin ang ating mga magulang dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Mahal natin ang Panginoon, kaya mamahalin natin ang ating mga anak na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos.
Mahal natin sila na may pagmamahal ng Panginoon. Pinagsama ng Diyos ang mag-asawang lalaki at babae. Kasi Matthew chapter 19 verse 6, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman ang pinagsama nga ng Diyos, sabi po. Kaya kailangan nating malaman na pinagsama ng Diyos ang mag-asawang lalaki at babae. Pinagsama ng Diyos ang taong ligtas at ang isa pang taong ligtas ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran sa kasamaan. Sabi, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Hindi pinagsasama ng Diyos ang taong ligtas at ang taong hindi ligtas. Kapag nagpapakasal po ang isang taong ligtas sa isang hindi ligtas, nagpapakasal siya ayon po sa kanyang sariling kalooban, sumusuway siya sa kalooban ng Diyos. Sila po ay hindi pinagsasama ng Diyos. Magdurusa siya kalaunan. Kaya tatanggap siya ng mga disiplina. Paumanhin po kung sinasabi ko po ang mga bagay na ito. Ibig ko pong sabihin, hindi po nyo dapat gawin ito. Ngunit dapat nating paniwalaan na kapag ang isang taong ligtas ay nagpakasal sa isa pang taong ligtas, ang Diyos po talaga ang nagpapakasal sa kanila. Pagkatapos nito, dahil sa pinagsama kayo ng Diyos, dapat niyong sundin ang mga utos ng Diyos. Mahal ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, at ang asawang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Kaya dapat nating pag-isipan muna ito na ito po ay utos mula sa Panginoon. At ang mga Kristiyano, sila ay nagmamahal at naglilingkod sa Panginoong nagligtas sa atin at sumusunod tayo sa kanyang salita. Sa ganitong isipan, inuutusan niya ang asawang babae na magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Kaya nga hindi ito isang bagay na pagpipilian kundi tungkulin. Utos ito ng Panginoon. Mas mabuti unang pag-isipan ito. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Kristo na ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Kasi 1 Corinthians 11:3, ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng babae ay ang lalaki, at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Ito ang kayusan. Ang katawan ay para sa ulo. Ang ulo ay sinusuportahan ng katawan, at ang katawan ay kumikilos ayon sa gusto ng ulo. Hindi makukontrol ng aking paa ang aking katawan. Hindi rin ito makukontrol ng aking mga kamay. Kapag ang ulo ang nag-utos, ang buong katawan kumikilos ng may kaayusan ayon sa nais ng ulo. At ang ulo ng asawang babae ay ang kanyang asawang lalaki. Ibig sabihin, may responsibilidad siya na magpasakop sa kalooban ng kanyang asawang lalaki. Ngayon, ito po ay mga salita ng Panginoon. Hindi ito salita ng isang pastor o ng isang sikat na tao. Dahil ito ang salita ng Panginoon, dapat natin itong gawin. Kung gayon, sino ang ulo ng asawang lalaki? Si Kristo po. Ang asawang lalaki ay dapat na lubos din na magpasakop kay Kristo. Ang asawang lalaki ay hindi dapat kumikilos ayon sa gusto niya. At ang asawang babae ay dapat na sumunod sa kanyang asawang lalaki gaya ng kanyang ulo. Gaya ng pagsunod ng lalaki kay Kristo. Sinusunod ng asawang lalaki si Kristo na gaya ng kanyang ulo dahil ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Ganap na masunurin si Kristo. Sabi ng Panginoong Hesus sa John 6, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya laging ginawa ng Panginoong Hesus ang mga sinasabi sa kanya ng Ama, at ginawa kung ano ang kalooban ng Ama. Bago namatay ang Panginoong Hesus sa krus, sa huling panalangin niya, sa halamanan ng Getsemani, sabi niya, "Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Dahil po kasi may parehong katawan din ang Panginoong Hesus noon, alam niya ang kahihiyan ng krus at kung gaano kamiserable ang magiging pagdurusa doon. Kaya hindi niya nais ito at sabi niya, "Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito." Subalit sabi niya, "Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Ito ang kalooban ng Ama na ang walang kasalanang anak ng Diyos ay dapat na mamatay.
magdusa ng kahihiyan at pagdurusa upang tubusin ang mga kasalanan ng sanlibutan, upang maligtas ang maraming mga kaluluwa. Kaya sabi niya, kung di ang ayon sa ibig mo. At nung namatay siya sa krus, sa John 19:30, sinabi niya, natupad na. Anong nakamit niya? Na isakatuparan niya ang lahat ng kalooban ng kanyang ama. At ano ang kalooban ng ama? Ito ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Kalooban ng Diyos na walang sinuman ang mapahama, kundi ang lahat ay maligtas. At para sa layuning iyon, unang pinatawad ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan. Kalooban ng Diyos na ang mga hindi paligtas ay manampalataya dito at maligtas muna. Yan ang kalooban ng Diyos. Kaya sa John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalooban ng Diyos na sila'y manampalataya at maligtas. At pagkatapos maligtas, dapat ka nang mabuhay ayon sa kalooban na nakakalugod sa Diyos. Mabuhay man tayo o mamatay, ayon dapat ito sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, pag-isipan po natin ang tungkol po sa ulo. Ang ating ulo ay ang Panginoon. Gayun din, ang ulo ng tahanan ay ang asawang lalaki. Tama? Ganito ang kaayusan nito. Ito ang gabay, at ito rin po ang kaayusan na itinatag sa pamamagitan ng Diyos. Kaya ang asawang babae ay dapat na gumalang, galangin ang kanyang asawang lalaki bilang ulo, at hindi dapat siya maging walang paggalang sa asawang lalaki. Hindi dapat sinusubukan ng babae na maging ulo ng kanyang asawang lalaki. Siyempre, kung laban sa kalooban ng Diyos ang kalooban ng lalaki, hindi mo dapat ito sundin kung taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya gaya ng sinasabi sa Biblia, Efeso 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sabi po. Ang salitang sa Panginoon, ayon yon sa salita ng Diyos. Kung ang ating mga magulang ay sumasalungat naman sa salita ng Diyos, doon natin sila hindi dapat sundin. Gayun din sa asawang lalaki. Kung ang asawang lalaki ay gumawa ng bagay na salungat naman sa Biblia, hindi dapat ito sundin ng asawang babae. Kaya dapat tayong sumunod sa Panginoon. Ang kaayusan ng Diyos ay ang sundin ang kalooban ng asawang lalaki hanggat ito ay hindi sumasalungat sa kalooban niya sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya nga sa 1 Corinthians 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, God of order. Dapat may kaayusan sa church. Kung gayon, paano magiging isa ang church kung sinusubukan mong gawin ang nais mo, ang sarili mong paraan, katigasan ng ulo, sariling pag-iisip? Na nagsisikap na mamanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ibig sabihin ito, ay nagkaroon tayo ng pagkakaisa sa buhay ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa salita ng Diyos, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi tayo naging isang church sa pamamagitan ng isang espesyal na tao, gaya ng kalooban ng isang sikat na tao. Kaya upang magawa ang kalooban ng Diyos, dapat nating isuko ang sarili nating kalooban. Upang si Jesus ang maging ulo natin, dapat po nating isuko ang sarili nating ulo. Dapat kong bitawan ng mga kaisipang nasa ulo ko. Kaya kung ang sino man ang sumusubok na magtayo ng sariling kaisipan sa church, hindi po dapat ito mangyari. Kahit gaano pa man maging tama ang opinyon ng isa, kung hindi ito naaayon sa liwanag ng salita ng Diyos, dapat mo itong itapon. Kaya nga, kung ang ginagawa ng asawang lalaki ay hindi sumasalungat sa Biblia, ang pasunod sa kanya ay ang pagsunod na itinalaga ng Diyos. Kung hindi ganito, magkakaroon talaga ng kalituhan. Ang mga asawang lalaki ay asawang lalaki. Ang asawang babae ay asawang babae. Ang mga anak ay anak. Kung ganito, ano ang mangyayari sa pamilya? Ganon din sa bansa. Kung walang kaayusan, ang bayan ay mapapahamak. Walang bansa sa mundo na kung saan sumasampalataya ang lahat sa Diyos at nagkakaisa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Noon, pinili ng Diyos ang bansang Israel. Ngunit sinuway nila ang Diyos at piniling sumalungat sa Diyos.
kaya't nasira ito sa nakaraan. Sinusubukan ng pamahalaan ng mga bansa na magkaroon ng kaayusan sa bansang iyon. Ngunit sa mundong ito, imposible ang ganap na kaayusan. Sapagkat maging sa loob ng bansa, may mga samahan, iba't ibang mga opinyon, may mga pakikipagtalo at pakikipaglaban sa isa't isa. Ngunit hindi mo po ito maaaring gawin sa church. Sa church, walang gaya ng politika, walang oposisyon, walang mga samahan, walang ganito sa church. Hindi gumagawa ng mga desisyon ng church sa pamamagitan ng butuhan ng nakakarami. Ang desisyon ay ginagawa sa pamamagitan ng salita. Kaya sa 1 Corinthians 10:5, subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga Israelita noon, mula sa Ehipto, umalis 600,000 na kalalakihan at kapag pinagsama o isinama ang bilang ng mga bata at mga babae, aabot ito sa 2 milyong katao. Ngunit lahat ng mga lalaki na edad 20 pataas na nakalabas noon mula sa Ehipto ay namatay sa ilang bago pa sila makapasok sa lupain ng Kanaan, liban na lang kina Joshua at Caleb. Bakit? Sapagkat ang lahat ay sumuway. Sinabi na hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila, kaya ibinuwal silang lahat sa ilang. Kaya gaano man karami ang taong naroon, hindi ito mahalaga sa Diyos dahil lang marami sila. Sa mundong ito ang karamihan ang nananalo, tama? Gayunpaman, maring walang alam ang karamihan, sinusundan lang nila ang kaisipan ng karamihan. Yung ibang tao nagpuprotesta lang, nagtatanghal, lumilikha ng gulo. Nagtatanong ako, bakit nyo ginagawa ito? Hindi nila alam. Kung ginagawa mo ito bilang tao, gagawin ko rin, sabi nila. Karamihan sa mga taong ito ay walang alam. Ibig sabihin, ginagawa nila ang bulag na pagsunod. Kaya nga, ang church ay hindi dapat sumusunod sa karamihan. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan kahit gaano pa karami ang nagsasabi ng ganito. At kahit na isang tao lamang ang matira, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kaya ang pagsunod sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nagpapaunawa sa atin na ang kalooban ng Diyos ay ang kaayusan na itinatag ng Diyos. Kaya nga, asawang lalaki ang dapat na magpasakop muna sa Panginoon upang maging ulo. Tama? Ibig sabihin ay dapat na lubusang magpasakop muna siya sa kalooban ng Panginoon. Sinabi ng asawang lalaki na nabubuhay na ayon sa gusto niya sa kanyang asawa. Sabi ko sa iyo, magpasakop ka sa asawa mo. Bakit hindi mo ako sinusunod? Pagkatapos sabi ng kanyang asawa, nagpapasakop ka ba sa kalooban ng Diyos? Ayos lang po iyong sabihin kapag ganun, oo. At kung hindi niyo maayos, maaari kang pumunta sa church. Kaya ang Diyos ang nagtatag ng kaayusan sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Kapag ang kaayusan ay nasira, may kalituhan at magsisimula ang kaguluhan. Kaya may Diyos ng kapayapaan, God of order. Ito ay upang maging isa sa salita. Kaya binibigyan din dito muli sa Efeso chapter 5 verse 24, subalit kung paano ng iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Kagaya ng pagpapasakop ng church kay Kristo, ang church ay nasa loob ng ganap na pagsunod kay Kristo. Bakit tayo nag-aaral ng Biblia? Upang malaman ang kalooban ng Panginoon. Kapag nalaman mo ang kalooban ng Panginoon, dapat isuko mo ang kalooban mo at magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, sabi po, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Kung ang asawang babae nagpapasakop sa isang bagay at sa isa ay hindi, hindi po yan tama. Kaya kung ang asawang babae at asawang lalaki ay nauunawaan ng kalooban ng Diyos na nabubuhay sa buhay pananampalataya na magkasama, at kung ang asawang lalaki ang nangunguna at nag-iisip ng ayon sa salita ng Diyos, kung gayon dapat siyang lubusang sundin ng asawang babae. Tignan natin. Colossians chapter 3 verse 18. Colossians chapter 3 verse 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon.
Ang ibig sabihin ng nararapat, ito po ay nangangahulugang natural lamang na gawin. Kung titingnan nyo sa Genesis 3 verse 16, sinabi niya sa babae, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Kaya ang pagnanais ng asawang babae ay dapat sa asawang lalaki. Dapat niyang ibigin ang kanyang asawa. Kaya ganyan ang iniutos ng Diyos kay Eva. Ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa. Kaya dapat niyang ibigin ang kanyang asawa. Mamaya, pag-uusapan din po natin yung asawang lalaki. Kaya huwag naman kayong mag-alala, mga brothers. Gayunpaman, ang buhay ng asawang babae ay para sa asawang lalaki. Higit na mas malaking responsibilidad sa mga lalaki na ibigin ang kanyang asawa, at ang asawang babae, on the other hand, ay dapat na sumunod ng lubos sa pag-ibig ng kanyang asawa. Ngunit kung titignan nyo sa Efeso chapter 5 at maging sa Colossians, sinabi dapat ibigin ng asawang babae ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Ngunit kadalasan sinasabi na dapat ibigin ng asawang lalaki ang kanyang asawa. Sa makatwid, ang pag-ibig ay dapat na manggaling sa itaas. Iniibig ng mga magulang ang kanilang mga anak at ang mga anak ay malapit sa pag-ibig ng mga magulang. Kaya naman mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Gaya ng nararapat sa Panginoon. Ito ay isang natural na salita. Sa gantong paraan, ang church life ng isang Kristiyano ay dapat na mapagpayapa sa salita ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 12, sabi, ang isang bagay na hindi masyadong nagugustuhan ng mga sister. Kaya binanggit doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 11, sabi, hindi ko ipinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Masikap na dapat nating tignan, kaya tignan na nga lang po natin sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 12. Dapat po ninyong malaman kung ito ay nasa Biblia, kaya buksan po natin. 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 12. Hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Binanggit ang salitang tumahimik ng dalawang ulit. Matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Paano matututo ng pagpapasakop? Dapat mong matutunan muna ang katahimikan. Sa katahimikan, tahimik at walang pagdadahilan. Ano ang ibig sabihin na matuto? Bilang mga asawang babae, dapat matutunan ng sisters kung paano ito gawin sa kanilang mga asawa. At habang natututunan mo ito, magagawa mo ito. Bakit sinabi niya ang ganito? Ano, hindi niya binibigyan pansin ang mga babae? Sabi niya, hindi ko ipinapahintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Ano man ang ituro ng mga babae sa church ay hindi po nararapat. Maaari nilang tularan ang kanilang mga anak at ang mga matatandang sister ay maaaring turuan ang nakababatang sister ayon sa nasusulat sa Biblia. Kayo mga sister, pwede nilang turuan ng anak.
Yung matatandang sister, turuan ng mga nakababatang sister ayon sa nasusulat sa Biblia. Gayunpaman, hindi ipinapahintulot sa church na gamitin ng babae ang Biblia upang magturo at gumabay sa tao sa kanyang buong buhay. Hindi ko ipinapahintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Madini itong sinabi ni Pablo, kundi tumahimik, sabi niya. Ano po yung kundi tumahimik? May katahimikan. O na nakarinig ako ng mag-asawang nagtatalo sa kanilang bahay. Gaano na lang kalakas ang boses ng asawang babae na naririnig ito ng mga kapitbahay? Hindi dapat maging ganito. Sinusubukan niyang talunin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang sariling boses. Pero sabi ng Biblia, dapat siyang manahimik. Tingnan natin sa 1 Peter chapter 3, verse 5. Unang Pedro chapter 3, verse 5. Chapter 3, verse 5. Verse 5 at 6. Sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila'y nagpasakop sa kani-kanilang mga asawa. Sabi ng unang panahon, tumutukoy ito sa mga banal sa lumang tipan. Sinabi rito, mga banal na babae na umaasa sa Diyos. Sa lumang tipan, asawa ni Abraham, asawa rin ni Moses, sila ang mga banal na babae na umaasa sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang pananampalatay ng kanilang mga asawang babae ay kadalasang nauuna sa kanila. Maging ang asawa ni Moises, pinahintulutan ni Moises na ang sarili niyang anak noon ay hindi tuliin. Ngunit nalaman ito ng asawa ni Moises at agad siyang naganda ng batong patalim at tinuli ang kanyang anak. Kung hindi niya yun ginawa, marahil ay pinatay na ng Diyos si Moises. Gayun din naman, si Sarah, na asawa naman ni Abraham, tinawag niya si Abraham na kanyang asawa bilang Panginoon. Sila ang mga banal na babae na umaasa sa Diyos sa lumang tipan. Kaya nga, si Sarah, tinawag talaga niya na Panginoon si Abraham. Nakalagay ito sa verse 6. Tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Si Sarah na asawa ni Abraham, tinawag niya ang asawa niyang si Abraham na Panginoon ko, Panginoon ko. Ibig sabihin ito, nagmamay-ari sa akin. Kaya tinawag niya ang kanyang asawa na Panginoon. Ang kanyang Panginoon. Kaya tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, at kayo ngayon sabi ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Ibig sabihin, tularan si Sarah na asawa ni Abraham. Ibig kong sabihin, gawin ninyo itong parang anak na babaeng tinutularan ang kanyang ina. Kaya sabi sa verse 5, sapagkat ng unang panahon ay ganito ginagayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila nagpasakop sa kani-kanilang mga asawa. Sinabi nila na napakagandang kagayakan bilang isang babae ang siyang naglilingkod sa Diyos. Kagayakan, sabi. Isa itong espesyal na salita. Kailangan kong tumingin muli sa Biblia. This time, tignan po natin sa Kawikaan. Chapter 31. Unahin ko po yung verse 30. Pagkatapos, pupunta sa verse 10. Ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan.
At sa verse 10, sinong makakatagpo ng isang butihing babae? Sapagkat siya higit na mahalaga kaysa mga batong ruby. Sinong makakatagpo ng isang butihing babae? Maari, mayroong mga mamahaling ruby, ngunit ang makatagpo, sabi ng isang butihing babae, ay mas higit pa kaysa sa mga ruby. Rubies. Ang buhay ay ari-arian, at ari-arian ay maaaring ipamana ng mga magulang, ngunit ang butihing babae, siya ay bigay ng Diyos. Kung maayos ka sa paningin ng Diyos, hahayaan kanyang makakatagpo ng butihing babae. Totoo po, gaya ko, ako rin po. Kahit pa hindi 100%, pero sa tingin ko, labis akong pinagpala ng Diyos. Sa verse 12, gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Gumagawa siya ng mabuti sa kanyang asawang lalaki at hindi ng kasamaan habang nabubuhay pa siya, at nagpapaliwanag ito kung anong klase ng tao itong butihing babae. Ang dami po nito, hindi kayang ipaliwanag. Detalyado itong nakasulat, at ang butihing babaeng ito ay tumutukoy din po sa church. Ito ang larawan ng iglesia na ang Panginoon ng kanyang asawang lalaki. Sa katunayan, ito ang mga Kristiyanong born again na ipanganak na muli. Hindi ko po alam, pero talagang mahirap makahanap ng tunay na butihing babae dito. Kaya dapat nating sikapin na maging butihing babae. Kaya sinabi ng asawang lalaki na pinupuri niya siya. Kaya sa verse 28, dito sa Kawikaan 31, verse 28, tumatayo ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at kanyang pinupuri siya. Para kanino sila tumatayo? Sa kanilang ina. Sa verse 29, maraming anak na babae ang nakagawa ng kabutihan, ngunit silang lahat ay iyong nahigitan. At sa verse 30, ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Bakit sinasabi na ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan? Kapag tumitingin ka po sa bulaklak at sinabi mo ang ganda, pero madaya, wala itong katuturan. Ang ganda po ay walang kabuluhan. Bakit ito maganda kung wala naman itong kabuluhan? Siyempre po, mayroon itong malalim na kahulugan na hindi natin nauunawaan agad. Mayroon pong kanta at sabi po, ganito po ang sinabi, "Is she a beautiful woman just because she has a pretty face? It is a beautiful woman," sabi po, "when she has a good heart." Alam niyo ang kantang ito, di po ba? Kaya sabi, ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi po mata magtatagal at malalantayan. Kaya nga wala itong kabuluhan. Ang ibig ko pong sabihin na hindi ito perpekto. Hindi ito kumpleto. Meron akong gustong sabihin sa mga mag-aasawa na, dapat niyo pong piliin ang tamang tao na pakakasalan ninyo. Nabasa ko po sa diaryo noong nakarang araw kung paano naghahanap ng mapapangasawa raw ang mga kabataan ngayon. Tinitignan nila kung gaano raw karami ang pera nila at kung maayos yung trabaho ng lalaki. Yan ang kanilang prioridad sa kanilang magiging asawa. Hindi iyan ang kailangan ng mga babae. Ang mahalaga sa kanya ay maganda ang mukha. Sa iba naman, yan ang iniisip. Nabasa ko rin po yan sa dyaryo. Tama ba? Mahirap makahanap ng original version. Kasi pinariritokin nila ang kanilang mga mukha para gumanda. Maganda ba ako? Sabi. Huwag kayong paloko. Alam nyo, ang mga artista na sikat dati sa buong mundo, ngayon lola na po sila.
Marami na po silang wrinkles o kulubot. May nag-send po sa akin ng video, kaya pinanood ko. Sa video na iyon, may isang lola na maraming wrinkles na. Ngunit ang ganda niya, noong kabataan pa niya. Kaya mula sa magandang dalaga, naging lola na maraming wrinkles. Ito ay sandali lamang. Kaya hindi nagtatagal, kaya madaya. Mahilig po ako sa mga bulaklak, ngunit nakakapanghinayang. Nalalanta ito pagkalipas ng ilang araw. Kailangan mo na itong itapon sa basurahan. Nakakapanghinayang sapagkat mabilis na nalanta. Kaya pakiusap, huwag po kayong tumingin sa itsura. Ang mga tao, tinitignan lagi nila ang itsura nila. Minsan, iniisip nila, marami siyang pera at may maayos na trabaho at magiging masaya ako kapag nagpakasal ako sa kanya. Yan ba ang magandang modelo ng mapapangasawa? Ang mga lalaki naman laging hinahanap ang maganda. Yung kaakit-akit ang itsura. Tingin nyo, hanggang kailan iyon magtatagal? Kadalasan, ang mga taong nagpapakasal, base po sa itsura, sila po ay nabibigo. Huwag nyong gawin iyan. Kaya ano ang dapat kong gawin? Yamang na pag-usapan na din lang po natin, una, dapat ang pananampalataya ang tignan. Sigurado ka ba sa pananampalataya niya? Ganoon din po sa babae at sa lalaki. Sigurado ba kayo na ligtas na sila? Dapat sigurado kayo na ang kanilang pananampalataya ay buhay. At tunay sila na born again Christian, na talagang naligtas. Yan ang pinakamahalaga. Ano ang ikalawa? Dapat mabuti siyang tao. Dapat mabuti ang kalooban niya at matapat. Magiging mabuti siya kung sigurado siya sa kanyang pananampalataya. Magkaugnay po ito. At ang pangatlo, dapat po siya ay isang taong matapat sa kanyang buhay anuman ang kanyang ginagawa. Dapat siya ay masipag. Siya man ay nagtatrabaho, nagpapatakpo ng negosyo, nagsasaka o kahit anumang trabaho ang ginagawa niya, dapat tapat siya. Mayaman man siya, magaling, ang ibang pisikal na bagay ay hindi dapat maging basihan. Option lamang po ang ilang mga bagay. Parang sa sasakyan, may mga pangunahing bagay at may mga mapagpipilian. Maganda kung mayroon kang options at walang problema kung wala ang mga options na ito. Kung ang sasakyan ay nakakasangkapan naman at may mga pangunahing pangangailangan at walang problema sa pagmamaneho nito, okay na. Ganon din sa lalaki at babae. Ang isang lalaki ay dapat isang tao na talagang matapat sa kanyang buhay at responsable. Ayos lang po kung medyo mahirap ka. May mga nakakaalam kung gaano ako kahirap dati. Alam kong alam ng iba sa inyo. Alam niyo po, walang-wala ako noong nag-asawa ako. Kaya noon po, tinanong ko po yung aking asawa, ano ba ang nakita mo at nagpakasal ka sa akin? Wala naman akong pera, walang trabaho, walang espesyal na pinag-aralan o ano paman. Sabi niya sa akin, nakita ko ang iyong paninindigan, pananampalataya o yung paniniwala. Ako rin, sapagkat maayos ako sa paningin ng Diyos, maayos akong namumuhay ngayon. Di po ba? Nakasuot ako ng salamin, nakasuot akong maayos ang necktie. Okay na, walang problema. Kahit pa sinasabi ko po ang bagay na ito, ang mga brothers, ang unang tinitignan minsan kung maganda ba yung sister o hindi. Pagdating sa pagpipili ng mapapangasawa sa mga brothers and sisters, maganda kung mayroon kang magandang asawa, ngunit option lang po iyon. Ang mas mahalaga ay mabait yung sister. Ang babae ay dapat may tatlong bagay. Ito ay ang mabuting puso, mukhang stylish, at may good workmanship.
Kung nag-asawa ka base lamang sa kanyang panlabas na anyo, tandaan niyo po, mabibigo po kayo. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat ang alindog at ganda ay madaya. Ito ay walang kabuluhan. Kaya nga sabi dito, ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Sa pagpili ng mapapangasawa, hindi dapat prioridad ng isang sister kung ayos na ba financially o maganda yung trabaho ng kanyang mapapangasawa. Higit dyan, dapat mong tignan ang pananampalataya at ang relihiyosong karakter ng isang Kristiyano. Sa paningin ng Diyos, kung tinitignan mo ba siya gaya ng pagtingin sa kanya ng Diyos, magiging maayos ang buhay niyo kalaunan. Kahit pa mahirap kayo, bakit po? Tutulungan kayo ng Diyos na mamuhay ng maayos. Kung hindi, ang kayamanang iyon ay lilipad ng mabilis. Kaya huwag niyo pong gustuhin na mapangasawa yung mayaman o maging mayaman. Sa verse 31, bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Bakit ang bahaging ito ay nasa huling bahagi ng kawikaan? Dahil ito ang larawan ni Kristo at ng Church. At dapat ipakita rin ng mga Kristiyano ang ugnayan sa pagitan natin at ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Ito po ang itinakda ng Diyos. Kaya ang babae dapat pasakop sa kanyang asawang lalaki sa lahat ng bagay. At dapat patuloy po niya itong gawin. Patuloy lang. Minsan ginagawa niyo, minsan hindi. Dapat huwag ganyan. Dapat patuloy po ang paggawa nito. At kapag ang asawang babae ay sinusubukang maging ulo, malaking problema po ang mangyayari. Gayunpaman, ang kaugaling ito ay magkaiba bawat bansa. Sa ibang bansa kasi, ang mga babae ay mas edukado, mas marami ang mga babaeng guro. Mas maraming babae ang may maayos sa trabaho at mas malaki ang kita ng mga babae. At ang kanyang asawang lalaki ay lumulubog ng paurong, palubog ng palubog at dahil dito pinanghihinaan ng loob. May mga ganyang lugar sa ibang bansa o rehiyon. Hindi ito biblical. Kaya ano ang dapat nating gawin sa ganitong kaso? Hindi dapat ganito sa isang Kristiyanong tahanan. Kailangan ngayon maitatag muli ang biblical na kaayusan. May mga pagkakataon, ang asawang lalaki ay sunod-sunuran. Hinahayaan niya lang ang lahat ng bagay at hindi gaanong nagsasalita. Ngunit yung kanyang asawang babae ay may masiglang personalidad, magaling magsalita, napakatalino. Ganun pa man, ang asawang lalaki ay dapat hindi, yung asawang babae ay hindi dapat mamuno. Nakita niyo ba yung presidential inauguration? Naging pangulo ang asawang lalaki. Kapag ang pangulo ay humakbang ng ganito, ang asawang babae ay dapat sumunod sa likuran niya step by step. May mga pagkakataon kapag ang pangulo ay naglalakad. Sinusubukang mauna ng asawang babae, kaya nag-aalala po ako. Dapat may distansya. Sumunod, hakbang sa hakbang. Dalawang hakbang sa likuran niya at hindi dapat mauna ang mga babae. Huwag niyang pangunahan yung kanyang asawa. Kaya dapat ang matalinong babae, pinapauna ang kanyang asawang lalaki. Kahit pa medyo walang kibo o pasib yung kanyang asawang lalaki. Dapat sa likod lang siya. Kaya maging sa tahanan, dapat nasa likuran lang ang asawang babae at pinalalakas ang loob ng kanyang asawang lalaki. At dapat tiyakin ng asawang babae na ang asawang lalaki ay may tiwala sa sarili upang magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang ulo ng sambahayan. Dahil lang basta wala siyang kibo at sunod-sunuran, hindi dapat gawin niya ng ibang mga babae na sinasantabi niya ang kanyang asawang lalaki at siya na ang namumuno sa sambahayan. Hindi dapat ginagawa yan sa isang Kristiyanong tahanan.
dapat ang sister o yung babae, ini-encourage niya ang kanyang asawang lalaki. At kailangan, tinutulungan niya. Tignan po natin sa 1 Peter chapter 3, verse 1. Unang Pedro chapter 3, verse 1. Gayun din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit nang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae, kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Sabi dito, mga asawang babae, gayon din naman, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, sumunod at magpasakop, kahit nang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita. Ang mga hindi sumusunod sa salita ay ibig sabihin, tumutukoy sa mga hindi paligtas, asawang hindi pa mananampalataya. Kahit nang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. May mag-asawa na nagpakasal at ang isa ay ligtas na. At kadalasan, ang mga babae ay inosente at simple lang, kaya mas mabilis nilang natatanggap ang ebanghelyo. Sa halamanan ng Eden, halimbawa, naunang nagkasala ang babae, ngunit mas madaling nakakatanggap ng kaligtasan ng mga babae. Kung titignan nyo, mas maraming babae sa church at mas marami namang lalaki ang nasa kulungan. Mas maraming babae ang napupunta sa langit at mas maraming lalaki ang napupunta sa impyerno. Kaya dapat kang magpasalamat na ipinanganak ka pong babae. Bakit po? Mas madali kasing maligtas sa mga babae. Okay lang po ba kayo? Totoo po ito. Ang babae ay naligtas, ngunit ang asawang lalaki ay hindi pa. Sa ibang bahay, kapag naligtas ang asawang babae, dapat ba siyang patuloy na mamuhay kasama ng asawang lalaki na hindi paligtas? May ganyang problema noon sa naunang mga church. Kasi sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, kung mayroon kang asawa na hindi paligtas, dapat mo siyang tulungan na matanggap ang kaligtasan. Hindi ito kaso ng divorce dahil hindi lang sila sumasampalataya, ngunit kung patuloy na inuusig ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, maaaring maging solusyon ng divorce. Subalit, sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong maghiwalay. Kaya kahit na ang asawang lalaki ay hindi sumasampalataya at hindi sumusunod sa salita, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Ngayon, paano? Ibig sabihin, ang mga asawang babae dapat maging mabuti sa kanilang mga asawang lalaki at dapat ginagawa nila ang dakilang tungkulin ng bilang mga asawang babae. At huwag silang mapahiwalay sa salita ng Diyos, kundi sumunod at magpasakop sa mga asawang lalaki bilang mga asawang babae. Nakikita ng asawang lalaki ang ugali ng kanyang asawa. Hindi lamang kung ano ang sinasabi ng asawang babae. Siyempre po mahalaga kung ano ang sinasabi natin kapag nag-i-evangelize tayo. Pero, sabi dito, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. Ang pag-uugali ng mga asawang babae ay mahalaga. Sabagat kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, kapag nakita ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae ay mayroong takot sa Diyos at magalang ang kanyang pag-uugali, sasama po siya. Sasabi niya, oh, talagang tunay ang pananampalataya mo. Sa una po, maring isipin ng asawang lalaki na tingnan natin kung hanggang kailan siya magiging ganyan. Ngunit kapag nakita niya na patuloy itong natatakot sa Diyos at hindi na siya kagaya ng dati at nagbago na at mayroon ng magalang na pag-uugali, ang asawang lalaki rin naman ay magkakaroon ng takot at sasabihin, oh, sigurado ako na ang buhay ng Diyos at ang katotohanan ay nasa Kanya na. Kaya dito sa 1 Peter 3 verse 1,
upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang sariling asawang babae. Ibig sabihin po ng asawang lalaki ay sumasampalataya na ang Diyos ay totoo sa pamamagitan ng pag-uugali ng kanyang asawang babae. Gayun din po, marami po akong nakita na ganitong kaso. Nung nag-evangelize po ako noon sa probinsya ng Gyeongsang, hindi ko na po sasabihin kung saang eksaktong lugar, pero ang asawang lalaki po noon ay CEO ng isang factory at ang kanyang asawang babae ay deaconess sa isang Presbyterian church. Ngunit ang babaeng ito po ay naligtas sa ating church. At talagang masasabi ko po na siya talaga ay nagbago. Ngunit ang asawang lalaki po ay tutol sa pananampalatay ng kanyang asawang babae. Bago po maligtas ang babae, isang madaling araw po ang asawang babae ay nawala upang manalangin, umagang umaga. Dahil dito marami siyang napapabayaan, kaya galit na galit yung asawang lalaki, itinapon niya yung Biblia sa inidoro at inusig po niya yung kanyang asawang babae dahil sa pananampalataya kay Jesus. Pero pagkatapos po, isang araw, sinabi niya na narinig po niya ang ebanghelyo at last naligtas ang babaeng ito. At talagang nagbago po siya. Kaya kapag ang mga kaibigan ng kanyang asawang lalaki ay nagbabanggit ng masasama tungkol sa mga mananampalataya, sinasabi niya sa kanila, "Hindi, ang aking asawa ay iba. Hindi siya kagaya nila. Ang kanyang pananampalataya ay totoo. Nagbago talaga ang kanyang buhay. Ako na mismo ang nagsasabi." At pumunta po ako sa kanilang bahay noon upang mag-evangelize ng mga tao. Noong nagsimula po akong magsabi tungkol sa Biblia, habang nasa hapunan, yung asawang lalaki ay laging umaalis habang nangangaral ako. At lumalabas po siya. Lumalabas siya para maglaro ng mahjong. Alam niyo po ba kung ano po yung mahjong? Hindi ko po alam ang eksakto kung ano ito, pero sa tingin ko, alam ko sugal po ito. Gayunpaman, bumabalik po siya kapag natapos na ang Bible study. Ang tanong niya ganito, sino ang naligtas ngayon? Tanong niya po at interesado po siyang malaman kung sino at nagbabanggit po ako ng mga pangalan. At sinasabi po niya, sabi ko na. Kahit siya mismo ay hindi naman ligtas, kaya kinalaunan, sinama ko po siya sa isang retreat at siya po ay naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo. Siya po ay naligtas dahil ang kanyang asawang babae ay nagbago. At pagkatapos pong maligtas ng sister, halos lahat ng kanyang mga katrabaho ay naligtas na rin. Kaya wow, sabi ko, talagang impressed po ako sa nangyari. Hindi lamang sa salita, kundi sa kanyang mga pag-uugali. Iniisip po ng mga tao, paano siya nagbago ng ganoon? Gayun din po, mayroon namang isang asawang lalaki na detective. Ang kanyang asawang babae naman ay dumadalo sa Katoliko. Siya po ay laging maluho at nahuhumaling sa nail polish. Ngunit ang asawang babae po ay nagbago pagkatapos maligtas sa ating church. Kinagulat po yung asawang lalaki. Kinalaunan, ang asawang lalaki ay naligtas na rin po. Kaya napakaraming ganito pong kaso. Dapat po tayong magsalita at gayon din po, dapat ding maipakita sa ating pag-uugali. Kaya sa Matthew 5 verse 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ano po bang mabubuting gawa? Kailangan pong maipakita ng mga Kristiyano ang kanilang bagong buhay. Iyon po ang pagiging liwanag. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Paano po? Kailangan rin pong maligtas ang iba sa pamamagitan natin. At sa ganoon po natin naluluwalhati ang Diyos. Kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, ang mataong nakikinig ng salita ay hindi lamang nakikinig, ngunit pinagmamasdan po talaga rin nila kung mabuti ang ating pag-uugali. Upang suriin kung tunay o hindi ang ebanghelyo na ating ipinapangaral, kaya sinusuri nila tayo. Pinagmamasdan po nila tayo ng mabuti. Kaya kung nagsasalita lamang tayo at hindi kumikilos, sasabihin nila, "Oh, magaling lang yan sa salita. Sinungaling, hindi ako interesado." Tayo po ng mga Kristiyano, una po ay kailangan nating maipakita ang ating bagong buhay sa ating pamilya
upang kahit ng asawang lalaki ay umanampalataya, ay maliligtas sa pamamagitan ng asawang babae. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinto chapter 7 verse 13. At kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sabi, at kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya, ibig sabihin po na yung asawang babae ay mayroong asawang lalaki na hindi paligtas, hindi mananampalataya. At pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Ibig sabihin po na kahit siya ay hindi mananampalataya, hindi siya dapat hiwalayan ng kanyang asawang babae. Paano ako mabubuhay na kasama ang asawang lalaki na ayaw manampalataya? Sa verse 16, asawang babae, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Ibig sabihin na kailangan mong tulungan ng iyong asawang babae o asawang lalaki na ayaw sumampalataya upang sa tamang panahon ay maligtas din. Ngunit paano? Hindi lamang po sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi sa pamamagitan ng nabagong buhay natin. Kailangan na maipakita nyo sa kanila ang pag-ibig at tulungan sila. Kahit na ang asawang lalaki ninyo ay maglalasing gabi-gabi at nagsasalita ng kung ano-ano at hindi maganda ang pag-uugali, hindi nyo po sila maaring kapuutan na sinasabi, "Hay naku, hindi ko na kayang mabuhay kasama siya." Sa halip po, ay mahabag po kayo sa kanila. Mahabag kayo sa kanya. Kailangan nyo po silang unawain. Marahil siya ay naglasing dahil may terribleng nangyari sa kanya. At hayaan silang magpahinga pagka-uwi at gawan nyo sila ng masarap na pagkain upang mawala ang kalasingan nila. At gayon din, ay tanungin nyo po sila, ano ang nangyari sa'yo kahapon? Mayroon bang malungkot na pangyayari kahapon? Bakit lasing na lasing ka kagabi? Kailangan mo ring isipin ang iyong kalusugan. Kapag patuloy niyo pong inaaliw ang inyong asawang lalaki, sasabihin niya, "Oh, nasaktan ko ang aking mabait na asawa." Sasabihin niya, "Patawarin mo ako." At pagkatapos ay magbabago po siya. Ngunit kung pareho po kayong magsisimula ng away sa isa't isa, lalo po siyang maglalasing at magsasalita ng masasakit na salita at magpapakita ng masasamang pag-uugali. At pagkatapos anong mangyayari? World War II. Alam niyo po ba kung bakit? Sa pamamagitan ng pag-ibig, kailangan nating mahabag sa may mga pusong matitigas at matitigas na ulo upang sila ay maligtas. Mayroon pong mga taong naliligtas ng maaga at mayroon din namang mga naliligtas pagkatapos ng 10 o 20 years at kalaunan naliligtas sila. Kailangan nyo po itong gawin hanggang sa katapusan. Sa 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig ay matiisin. Kailangan nyo pong maging matyaga. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Kailangan nyo pong kahabagan ng inyong asawang lalaki. Kaya kailangan pagtiyagaan hanggang sa siya po ay maligtas. Tingnan nga natin sa 1 Peter chapter 2, verse 12. 1 Peter chapter 2, verse 12. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabuting gawa at duwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Sabi sa mga hintil, ibig sabihin ng mga hintil, hindi pa po ligtas. Sabi, maging marangal ang inyong pag-uugali. Kailangan na maging marangal ang inyong pag-uugali sa harap ng mga taong hindi mananampalataya. Sabi nila na huwag mong tipirin ang sarili mo. Ilibre mo rin ang sarili mo. Kaya sila ay nagsasalita sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan. Ang mga taong hindi mananampalataya, sila ay galit sa mga taong ligtas ng walang anumang dahilan.
May mga pangyayari na pinagbibintangan ng mga Kristiyano na gumagawa ng masama at minsan tinatawag nila tayong mga peke at nagagalit sila kahit na wala namang dahilan. Gayunpaman, maging marangal ang inyong pag-uugali. Kapag sinira ang puri ang isang Kristiyano dahil sa paggawa niya ng masama, kung ganun, ito'y tama lamang. Ngunit gaano man tayo maging mabuti, ay namumuhi at patuloy pa rin na silang naninira sa atin ng walang dahilan. Pero maging marangal pa rin ang inyong pag-uugali upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, hanggang sa masabi po nila, "Oh, kahit anong gawin ko, wala akong makitang mali sa kanya." Kapag nakita nila ang ating mabubuting gawa, sasabihin po nila, "Nagkamali kami. Paano nagagawa ng tao na ito na magkaroon ng ganung buhay?" Pagkatapos ay aalam nila ngayon kung bakit. Kaya iniisip nila, paano natin nagagawa ang mga ganito? Kaya aalamin nila ngayon kung bakit nagagawa natin. Kasi 1 Peter chapter 3 verse 15, "Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo." Gusto nilang malaman kung anong pag-asa ang meron tayo dahil pinaniniwalaan natin, kaya naman dapat tayong mag-evangelize na may mabubuting gawa. Kahit na nagpapahayag lamang tayo ng tayo gamit ng mga salita, kapag nakita nila ang ating buhay, sasabihin nila, "Oh, ang taong iyon ay talagang tunay." Ang ibang mga tao, kahit nasa church sila, sila ay nagsisinungaling at nadadaya, pero hindi sila kagaya nun. Sa tingin ko, ay talagang mga Kristiyano sila. Yan ang sasabihin nila. At aalamin nila kung ano ang dahilan. Kaya nga po sabi, hanggang sa araw ng pagdalaw. Ibig sabihin, ay maliligtas din sila kalaunan. Tingnan natin sa Kawikaan chapter 12. Kawikaan chapter 12 verse 4. Ang mabuting babae ay korona ng kanyang asawa, ngunit parang kabulukan sa kanyang mga buto kung kahihiyan ang dulot niya. Sabi, ang mabuting babae ay korona ng kanyang asawa, ngunit parang kabulukan sa kanyang mga buto kung kahihiyan ang dulot niya. Kung titignan po natin sinasabi rito, kahihiyan ang dulot niya. Kung sisigawan ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki, unti-unting mabubulok ang mga buto niya, kaya siya ay mamamatay ng paunti-unti. At kung sisigawan naman siya at patuloy na pahihirapan, kung gayon ay madali siyang mamamatay, alam niyo po ba ito? Gayon din naman sa mga asawang lalaki, sa kanilang mga asawang babae. Kung pinapahirapan niyo ang inyong asawa, kung gayon unti-unti siyang manghihina at mamamatay. Kaya kahihiyan, kapag kahihiyan ang dulot niya, kabulukan sa kanyang mga buto ang mangyayari. Iikli, manghihina at mamamatay. Tingnan din po natin Kawikaan chapter 14 verse 1. Kawikaan 14 verse 1. Ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit binubunot ito ng hangal ng sarili niyang mga kamay. Anong matalinong babae? Sino siya? Ang babaeng alam ang kalooban ng Diyos at sinusubukang itayo ang kanyang bahay. Ano pong bahay iyon? Ito ang kanyang sambahayan. Tinatayo niya ng matatag ang kanyang sambahayan. Ngunit binubunot ito ng hangal ng sarili niyang mga kamay, kaya naman ang babaeng matalino, napakahalaga talaga. Gawin din dapat ito ng mga Kristiyano. Tignan din natin sa Kawikaan 15 verse 17. Mga Kawikaan 15 verse 17. Verse 17, "Mabuti pa ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa pinatabang baka na may puot na kalakip." Pagkaing gulay. Kumakain po ba kayo ng gulay araw-araw? Hindi? Bakit?
dahil wala kayong perang pambili ng karne? Kahit na kumakain kayo, dapat pa rin kayong magmahalan sa isa't isa kahit na kayo ay mahirap. Dapat magmahalan lang. Mas mabuti po ito kaysa yung matabang baka at kayo ay galit naman sa isa't isa. Mayroon po akong binabasang libro ngayon at nasa kalahati na po ako. Doon mayroon pong isang ligtas na sister, pero hindi ko po alam kung sino iyon, pero nung binasa ko yung libro, tila ba talagang ligtas na siya. Siya ay nagpakasal sa kanyang asawa na isang duka. Dahil wala po silang sapat na pera, sila ay nangungupahan lamang sa isang bahay at wala silang sapat na salapi para mapalaki ng maayos ang kanilang anak, ngunit mahal niya ang kanyang asawang lalaki, maging ang kanilang mga anak, at ginagawa rin po niya ang kanyang makakaya para sa kanyang buhay pananampalataya, kahit na sila po ay mahirap lamang. Ito po ay dahil ligtas po siya. Maaga rin namatay ang kanyang mga magulang at mula noon, lumaki siyang mahirap. Pagkatapos ng kasal niya ay kinailangan niyang magtrabaho, ngunit patuloy pa rin niyang iniingatan ang kanyang pananampalataya. Ako ay labis na ni-inspire dahil kahit mahirap po siya ay nagagalak siya sa pananampalataya. Kaya kahit anumang hirap, napagtagumpayan ito dahil sa kanyang pananampalataya. Tignan din po natin Kawikaan 17 verse 1. Kawikaan chapter 17 verse 1. Mas mabuti ang isang tuyong tinapay na may katahimikan kaysa bahay na puno ng pistahan ngunit may kaguluhan. Dito po mayroong tuyong tinapay. Isipin po natin ang tuyong tinapay na ito ay si Jesus. Si Jesus ay hindi kaakit-akit sa mga tao. Kagaya siya ng tuyong tinapay, ngunit mas mabuting makontento lamang kay Jesus kahit na ikaw ay mahirap lamang kaysa yung manirahan ka sa isang bahay na may pistahan, ngunit may kaguluhan naman. Kahit na nakatira ka sa magandang bahay at kumakain ng masarap na pagkain, pero anong mabuti? Anong mabuti rito kung tayo naman ay nagtatalo-talo araw-araw? Kahit na ikaw ay nangungupahan lang, at kahit ikaw ay mahirap lang, kung mayroon kang ganitong pananampalataya, at mabubuhay ka ng ayon dito, kung ganoon ay napakaganda ng pagtingin sa iyo ng Panginoon. At pagkatapos na malagpasan ng mga sandaling kahirapan iyon, ay susunod naman panigurado ang mabubuting bagay. Kaya meron tayong training process at naroon din po ito sa aklat na aking binabasa. Training time o training process. Ang mga tao ba ay masaya dahil sila ay mayaman, komportable at mabuti ang lahat ng mga bagay sa kanila? Hindi po doon ang gagaling ang tunay na kasiyahan. Gaano kaganda at kabuti man, ang mahalaga yung masiyahan lamang sa Panginoon upang ibigin ang isa't isa at mabuhay sa pagkakaisa. Mahalaga po ang masiyahan sa Panginoon. Tingnan po natin sa Habakuk chapter 3. Habakuk chapter 3 verse 17 hanggang verse 18. Habakuk chapter 3 verse 17 at verse 18. Bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. May nagsabi, walang kabuluhan ng taong ito. Kaya bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon ng bunga ang puno ng upas, ang ulibo hindi nagbubunga, at ang bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi magkakaroon ng bakahan. Wala siyang anumang bagay, ngunit sabi niya, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Kahit wala siyang anuman, ngunit siya ay nagagalak pa rin sa Panginoon. Kaya niyo po bang gawin ito?
At sinabi rin po sa 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaliwalatian na inyong tinanggapang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kaya gaano nga kahanga-hanga na magkaroon ng kaligtasan? Ano pa ang makapagpapasaya sa atin? Ako ay naging anak na ng Diyos, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, may pag-asang makapunta sa langit, sigurado. Ano ang problema kung tayo ay mahirap? Anong problema kung may sakit ka? Ano ang problema kung hindi ka pinapansin ng tao? Paglipas ng ilang panahon, ako ay tutungo naman sa harapan ng Panginoon. Kung mabubuhay tayo ng isang taong maiksi sa mundo, tayo ay mabubuhay ng isang taong mahaba sa langit. Mas mabuti na pumunta sa langit at mabuhay ng isang araw sa halip na isang araw pa dito sa daigdig. Kayo po ba ay natatakot mamatay? Nakakatakot na magtiwala sa Panginoon sa kalagitnaan ng kahirapan. Alam niyo po ba na makontento at malibang sa gitna ng kayamanan? Subalit sa kabilang banda, tayo po ay dapat na magtiwala sa Panginoon kahit mahirap. Masiyahan at makontento sa Panginoon lamang. Ang dalawang kayamanang ito ay hindi po maikukumpara sa iba. Kaya dapat tayo po ay magalak sa Panginoon. Huwag po tayong matakot, di kayo manghina dahil tayo ay mahirap. Kahit na tayo po ay kumakain ng mumurahing pagkain, nagsusuot ng lumang damit, tayo po ay mga anak ng Diyos. Alam natin ang mangyayari sa huli, sa madaling panahon. Kaya mga asawang babae, palagi po tayong magkaroon ng maaliwalas at masiyahing mga mukha. Mari sabihin ng mga tao, siya ang sunshine sa tahanan. Kapag ang mukha ng aking asawa ay maaliwalas, ang lahat ng nasa tahanan ay masaya. Kapag ang mukha ng asawa ko ay madilim, ang buong tahanan ay madilim. Kaya mga asawang babae, subukan po nating maging maaliwalas, mahinhin at maganda. Sa mga kahirapan, ang mga asawang babae ay dapat na maging matiyagang may pananampalataya at may karunungang lampasan ang mga ito sa tulong ng salita ng Diyos. Kapag ang inyong mga asawang lalaki, halimbawa ay umuwing pagod mula sa trabaho, pag-uwi, huwag niyo pong dakdakan. At ganun din kayong mga asawang lalaki. Huwag niyong awayin ang inyong asawang babae dahil sa stress kayo. Ang inyong mga asawang babae ay pagod din dahil sa paglilinis nila ng bahay at pag-aalaga ng inyong mga anak. Subalit kapag ang dalawa ay nagalit sa isa't isa, sila ay nag-aaway at doon nagkakaroon ng mas malalaking problema. Sa oras po na dumating ang inyong asawang lalaki, ang mga asawang babae dapat na magsuot ng maaliwalas na damit. Mari po bang i-welcome ng mga asawang babae ang kanilang mga asawang lalaki? Minsan, nagme-makeup lang ang mga asawang babae kapag sila ay lumalabas. Para kanino? Siyempre po, dapat po tayong maging mahinhin. Subalit, dapat po tayong gumawang masigit para sa ating asawa. Gayon din naman po sa mga asawang lalaki. Sa mga araw na walang pasok, yung iba sa mga asawang lalaki, hindi man lang nag-shave. Pagkatapos, nanonood lang ng TV dahil tinatamad na parang pulubi. Alam niyo po ba kung ano ang sasabihin ng asawa ninyo? Oh, ayaw kong kumain kapag nakikita kita. Narinig ko po ito mula sa ibang tao. At ang asawang lalaki ay nagulat at nagsabi, ako ay nakagawa ng pagkakamali. Totoo po ito. Ang mga asawang babae ay dapat na panatilihin ang kanilang sarili na maganda. Sa labas ng bahay ay napakaraming mga magagandang babae. Sa opisina, ang mga lalaki ay madaling makakita ng magagandang mga babae. Subalit kapag umuwi na yan, yung asawang lalaki sa kanilang bahay, ang kanyang asawang babae ay hindi nag-ayos at hindi nag-makeup. Kaya dapat panatilihin ng mga asawang babae ang kanilang kagandahan. Ang asawang babae ay isang parang bulaklak. Siya ay may honey din sa bulaklak, tama po? Ano po ang asawang lalaki?
Siya naman po yung bubuyog o yung paru-paro. Kung ang bulaklak ay halimbawa po, amoy pamatay insekto, ito po ay lilipad. Alam niyo po ba yun? Kaya ang mga asawang lalaki ay nais na makita ang kanilang asawang babae, kaya nais niyang umuwi agad. Bakit? Nais niyang makita ang kanyang asawang babae at kumain ng masarap na pagkaing luto niya at makipagkwentuhan sa kanya. Ang mga asawa ay dapat na pinagmamadaling umuwi ang kanilang mga asawang lalaki. Sa kabilang banda, kapag ang asawang lalaki ay uuwi at ang asawang babae dakdak ng dakdak, ang kanyang asawang lalaki ay uuwi ng gabing-gabi na at makikisama na lang sa kanyang mga kaibigan. Hindi po dapat maging ganito. Ang mga asawang babae ay dapat na pinagmamadaling umuwi ang kanilang mga asawang lalaki. Papagpahingahin po natin ang ating mga asawang lalaki at gawing komportable. Upang kapag siya ay umuwi sa bahay, siya ay magkaroon ng pahinga, mapagmahal na asawa, magkakaroon magaganda mga anak, at may kaligayahan. Kapag siya ay umuwi, ang lahat ng pagod ay napapawi. Kung tataratuhin ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki ng may magandang puso, kahit na may nagawa ang asawang lalaki sa kanya, ito ay hihingi ng tawad. Paumanhin sa aking mabuting asawa. Sasabihin po niya yan. At siya ay magsisisi. At silang dalawa ay magiging masayang magkasama. Kaya, madami pa po ako sana dapat na sabihin sa mga asawang lalaki ngayon. Subalit, sa susunod na lang po, wala na po kasing oras. Kaya, napakahalaga, nagampanan ang gawain bilang isang asawang babae. Sabi po, ang masayang pamilya ay nagmumula sa asawang babae. Alam niyo po ba iyon? Ngayon, manalangin na tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, ang mundong ito ay maingay at puno na ng kasinungalingan, mga alalahanin at pagdurusa. Subalit salamat po dahil iniligtas niyo kami sa gitna ng mga ito. At salamat din po, Panginoon, sa pagsama at pagtulong sa amin upang ang mga kapatiran ay magkaroon ng pakikisama sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, sumunod sa salita, magalak at mamuhay ng may pag-asa. Kahit na nasa anumang kahirapan po kami, pakiusap, protektahan niyo po kami upang kami ay makapamuhay ng may galak at may nagpapasalamat. Pagpapasalamat sa pagsunod sa salita ng Diyos na aming pinaniniwalaan. At ang Diyos nawa ay mapasapamilya ng bawat kapatiran at gabayan kami upang sundin, upang ibigin at gawin ang kalooban ng Diyos hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.